Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 22, 2024. Nananatili nga pong may umiiral pa rin na Northeast Monsoon o Amihan sa ating bansa. Apektado pa rin po niyan ang Luzon hanggang sa parte po yan na Central Luzon at Metro Manila. Dito nga po, mapapansin nyo nga po, bahagyang mas bumaba pa ay itong Northeast Monsoon dahil nga po yan sa pag-iral ng high pressure area sa may parteng Japan. At habang yung Easterlies naman o yung mainit na hangin na nang gagaling sa Dagat Pasipiko, ito naman ay ng Mindanao. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, sa ngayon nga po, wala pa rin tayong posibleng bagyo no, na imo-monitor na posibleng makakapekto sa ating bansa, maliban na lamang nga po sa possible low pressure area na posibleng magpaulan dito nga po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas sa pagdating po yan ng katapusan. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po asahan natin mamayang alas 10 ng umaga, may chance po ng pag-ulan ang parte ng Polillo Island at ilang bahagi nga po ng Bicol Region, Central Luzon at Metro Manila. Asahan po natin may chance nga po ng mga biglang pag-ulan. So may parte naman ng Visayas and Mindanao, mananatiling maayos at maganda nga po ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, ganun pa rin po no, asahan natin may maliit na chance pa rin na bigla ang pagbuhos ng mahina't katamtamang pag-ulan lamang sa parte ng Central Luzon. Ganun din po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao, mananatiling maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mananatiling maayos at maganda na po ang lagay ng ating panahon. At pagdating nga po ng alas 11 ng gabi, magkakaroon ng tsansa ng pag-ulan ang eastern section ng Visayas, Bicol Region at ng Central Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nyo nga po na mananatili nga po yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito nga pong high pressure area ay isa nga po sa main factor na tumutulak dito nga po sa Northeast Monsoon o sa Amihan. At tumatama po yan dito sa low pressure area, kaya mas lumaki ang chance na bumaba po yan at maging isang posibleng bagyo. At pagdating naman ng March 24, dito nga po as low pressure area pa rin, nasa labas siya ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng March 25, as low pressure area pa rin, yung extension na ng kaulapan niyan ay posibleng magdala na ng mahina at katamtamang pag-ulan sa parte ng Mindanao. By March 26, dito nga po ay malulusaw na no, yung possible low pressure area. At pagdating naman po ng March 27, hanggang 28, asahan natin magkakaroon po tayo ng mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. At mapapansin na nga po natin yung tuloy-tuloy na pagbugso na nung Easterlies. Pagdating naman po ng March 29, dito po magkakaroon po tayo ng possible low pressure area sa pagitan nga po yan ng Japan at ng Taiwan. Pero mababa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Asahan nga po natin na magkakaroon ng mga pag-ulan na mararanasan niya po sa ating bansa. Pagdating naman ng March 30, ganoon pa rin po no. Mas malakas pa rin po ang bugso ng Easterlies. Kung mapapansin natin no, halos hindi nabubugso muli yung Northeast Monsoon. Pagdating ng March 31, Easterlies pa rin po no, yung umiiral sa ating bansa. At dito na nga po posible no, mapapansin na natin posibleng dito nga po magtatapos yung ating Amihan season. Again, inuulit po natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan.
malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya mananatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin, no, yung mga posibleng samang panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.